Tyang Karyel, Cavite-based wood artist. I'm also a painter. Usually, I make woodwork paintings and sculptures. Sumpa! May Pinoy na ko na name na Changanize. Ibig sabihin, pag ikaw din drawing kita, Changanize yung tawag sa'yo. So parang art ka na itself yung ginawa ko for you. Usually, inspiration ko is local brands and vintage packaging. Paint ko is acrylic and pastel colors para mas masaya. Ang bata pa kasi ako, yung daddy ko kasi engineer. Tapos yung daddy niya, hoarder ng power tools based siya sa US. So pag pinapadalhan kami ng power tools, yung daddy ko, DIY guy eh. So pag may mga nakalatag na power tools, kinakalkal ko. Nag-progress yung ganong idea hanggang sa tumanda ako na bigla na lang nag-snap sa akin na parang gusto kong mag-paint, gusto kong mag-create, gusto kong ibuhos yung soul ko sa isang thing, sa isang object. Yun i-offer ko sa tao ngayon. Nabigyan ako ng pagkakataon ng Art Fair Philippines para magkaroon ng special show titled Playtime Paradiso. And very ambitious tong show na to para sa akin kasi dream ko na magkaroon ng sariling village. Dito kayo sa Cavite, parang lumaki ako na bumibili ako sa tapat ng tindahan namin, tapos 5 piraso lang yung tinitinda ng kapitbahay namin. Bumibili pa rin kami. So parang para sa akin, kung iahalin tulad ang sari-sari store sa tao, parang lahat tayo, meron tayong maibibigay sa mga mahal natin sa buhay. So, lahat ng installation na to, parang chinanganize ko sila ng lahat. Masarap din yung Kanto fried chicken dyan sa ano namin, sa Kanto. Piliin nyo ko. Gusto ko yung familiar sa tao. Gusto ko makonnect sila, maging para bang nostalgia. Yun. Na-enjoy ko din naman, parang hindi ko siya naramdaman na work. Hindi ko siya naramdaman na super trabaho, parang kahit labor intensive siya, nag-enjoy ako kasi dream ko yung ginagawa ko eh. Parang pinapanganak ko yung anak ko. So, na-excite ako na makita naman siya sa art fair mismo. Ayun nga yung maganda sa subject ko. Parang hindi ako mauubusan ng inspiration. Parang marami pa akong mga inspiration, mga mukha, mga produkto, mga tao, mga infrastruktura na gusto kong ma-convert as Changanize. So yung art scene ng Philippines is I think namumutawi. Parang marami akong nakikitang bagong artist na nagsisimula na kahit may pandemic, parang meron pa ring mga nai-inspire gumawa. Ever since nung nag-pandemic kasi, parang ang daming nangyari, namatayan din ako ng father, parang nagkasakit din kami, parang sa akin, art na lang yung isang bagay na hindi nawawala sa rhythm. Siya yung naging pillar ko para hindi ako mag-iba. Hello? Okay, game. 2-piece chicken po, ma'am.